Hello, I'm May and this is the Bible Journal. Last week po, kung nakapag-station kayo sa aking channel, nagkaroon po ako ng birthday special para sa aking birthday. Na-guest ko po dito sa aking episode ng aking mga kapatid. And sana po nagustuhan po ninyo yung episode na ito. Importante po itong episode na ito kasi magiging karugtong po siya ngayong episode natin. Kasi po ngayong linggong ito, magsisimula na po tayo sa bagong libro ng Biblia. Ito po ay ang Levitico. Basically, yung first part po ng librong ito, ng Levitico, is tungkol dun sa mga offerings or mga handog nila kay Yahweh. Yung mga kautusan regarding sa mga handog. Sa chapter 1, ito po yung kautusan tungkol sa handog na sinusunog. Sinabi sa kanila ni Yahweh na kung maghahandog daw sila ay dapat baka, tupa, or kambing. Lalaki ito at wala dapat siyang kapintasan. Yung kapintasan siguro ito yung mga walang sugat, hindi pa abang virgin animals, mga ganun siguro ito. Ang gagawin dito sa mga animals nito is lilinisin at susunugin para maging mabangong samyo para kay Yahweh, para maamoy niya at malaman niya na ito pala ay handog para sa kanya. Meron pa bukod sa mga hayop na ito, kung ibon naman daw ay dapat ay yung bato-bato o yung kalapate ang kanilang ialay. Sa chapter 2, ito na yung handog sa pagkaing butil. Kung gusto maghandog ng butil, dapat daw ay yung mabuting uri ng harina ang ginamit. Kasama ng langis ng olibo at insenso, susunugin ang pare para maging mabango yung sangyo nito para sa Panginoon. Pag may harina, pag may natira pala sa mga pagkaing butil na iaalay, is kay Aaron ito ibibigay at sa kanyang pamilya, mapupunta sapagkat ito ay sagrado. Pwede nila itong kainin, ngunit hindi kakainin lamang nila sa banal na lugar. Reminder lang ni Yahweh sa kanila, kapag naghahandog sila ng butil, dapat ay walang pampaasa. Remember niyo po yung pagkain na walang pampaasa noong una silang umalis galing sa Ehipto, di ba? Titimplahan ng asin yung lahat ng handog na pagkaing butil dahil ito ay tanda ng kasunduan nila kay Yahweh. Sa chapter 3, ito na yung mga handog na pangkapayapaan. Baka pa rin. Baka, ito pinaka-common ng mga handog eh. Baka, tupa, kambing, ganyan. Babae man siya, before kasi diba sinabi ko, nakalagay dun is lalaki lang yung kanilang iaalay. Dito, pwedeng babae or lalaki, basta wala siyang kapintasan. Kung tupa naman o kambing ang iaalay, ganun din, dapat walang kapintasan. Pwede rin siyang babae o lalaki. Ito yung mga tuntunin susundin ninyo habang panahon, sinabi sa kanila ni Yahweh, na sinabi naman ni Moises sa mga tao. Taba at atay ay para kay Yahweh lamang. Huwag kayong kakain ng taba at dugo. If you, ito na yung sinasabi ko kanina, if you watched the episode last week, yung birthday special po, meron kaming topic ng mga sisters ko tungkol dito sa pagkain na to. I have an explanation, I have my opinion, our opinion regarding this part of the verse dito sa Levitico. Para maintindihan din ng mga tao yung stand ng Catholic about this. Well, actually kasi I'm Catholic, so I'm seeing it na para sa stand ng Catholic. Pero hindi ko po nila lahat ito sa mga Katolik. Ito po ay pawang opinion ko lamang. Okay. And then sa chapter 4, ito na yung mga handog para sa kasalanang hindi sinasadya. Syempre may mga kasalanang sinasadya or mga kasalanang hindi sinasadya, diba? Lahat ito dapat siyang bigyan ng alay ang lahat ng mga bagay para ma-wash away yung iyong kasalanan, diba? So, yung pinakapunong pare, for example, yung pinakapunong pare siya yung nagkasala tapos nadama yung buong sambahayan niya. Ang gagawin niya is mag-aalay siya ng batang toro na walang kapintasan dapat. Tapos naman, if for example, yung buong kapulungan ng Israel ang nagkasala, same din yung process. Itutubog niya yung daliri. Yung pare, itutubog niya yung daliri niya dun sa dugo at 7 beses niyang wiwisikan yung tabing ng tolong tipanan. Ito ay gagawin ng pare para mapatawad yung buong sambahayan.
Halimbawa naman, kung pinuno yung nagkasala, ang iaalay niya is lalaking kambing. Kung karaniwang tao naman ang nagkasala, babae ang kambing na iaalay niya. At kung ang gustong ihandog ay tupa, pwede rin kasing tupa. Dapat ito yung babaeng walang kapintasan. So chapter 5, ito na yung mga pagkakataong kinakailangan ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. May mga times kasi na iba-iba yung klase ng kasalanan. So, if anyone, halimbawa, witness something he had seen pero ayaw niyang magsalita, nagkakasala na rin siya. Kung sumumpa siya na pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, masama man ito o mabuti, sila nagkakasala na rin. Dapat niyang ipahayag ang kasalanan niya para mapatawad siya. Kasi syempre, pag hindi niya pinahayag to, wala siyang pagkakataon na mapatawad siya at siya makakapaghandog, diba? Ito yung mga tatlong bagay na pwede nilang ialay o i-offer nila kay Yahweh. Tupa or kambing, mga bato-bato, kung halimbawa hindi nila kaya mag-alay ng tupa or kambing, pwede mga bato-bato o kalapate. If ever din again, hindi nila kayang mag-alay ng bato-bato or kalapate, maaari silang mag-alay ng kalahating salop ng piling arena. Dapat, syempre, maganda pa rin yung klaseng ito, diba? Ito yung mga handog na pambayad sa kasalanan. Kapag nakakalimot magbigay ng nauukol kay Yahweh yung mga tao, ganun. Nakalabag sila ng alinmang utos, kahit hindi niya ito nalalaman, dapat pa rin sila maghandog, kahit hindi nila hindi sila aware na nagkaroon sila ng kasalanan. Okay, sa chapter 6 naman, ito yung mga nagkakasala. Sa mga nagkakasala pala, hinabilinan sila. Yung mga pagkakasalang klase is yung mga hinabilinan ng mga tao, tapos yung mga sumira ng kasunduan, yung mga nagnakaw o nanamantala sa kapwa, yung mga nag-angkin ng mga bagay na napulot nila at sinabi nilang wala sa kanila ito, parang gano'n. Ito yung mga klase ng kasalanan. Mga handog na sinusunog ng buo. Okay, meron mga times na may mga hinahandog sila na kinakatay, pinuputol, ang mga bahagi, sineseparate ang iba-ibang part ng animals. Meron din namang mga bagay na hinihahandog na buong-buo siya. Ito, ang gagawin nila is hahayaan nila magningas, magdamag yung apoy na pansunog sa alay o yung mga handog. Tuwing umaga, lagi nila itong gagatungan at huwag nilang hahayaang mawala yung apoy. Ito yung bilin ni Yahweh sa kanila. Handog na pagkaing butil. Okay, tanging ang pare ang maghahandog nito sa altar. So, walang iba kasi ito yung parang pinaka-responsibility ng pare. Siya lang ang natatanging pwedeng umapak doon sa altar kasi nga talaga na siya, parang na sacred na siya, parang ganoon. So, siya lang ang pwedeng pumunta roon. Yung matitira, kung halimbawa may matira naman doon, is iluluto siya ng walang pampasa at kakainin siya ni Aaron at ang kanyang mga angkan na lalaki, nalalaking kabahagi sa kanyang pamilya. Kailangan din na maghandog ang paring si Aaron at ang kanyang angkan na magmamana nito. So, hindi lang yung mga taong may mga kasalanan o yung mga gustong mag-alay, kundi pati si Aaron para maging bahagi na talaga siya ng kasunduang ito ni Yahweh sa kanila. Lahat ito ay susunugin at walang ititira para kainin. Okay? So, if a simple person or a pinuno or anyone aside from kung hindi ka pare, yung matitira pwedeng kainin nila Aaron at ng kanyang pamilya. Pero kapag sila Aaron ang naghandog kay Yahweh, walang dapat matira dito. At hindi nila siya pwedeng kainin, so lahat dapat sunugin. Ito yung mga tuntunin tungkol sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Yung handog pang kasalanan ay papatayin sa pinagpatayan ng handog na susunugan. So, maaaring kainin ang natira, ngunit kakainin lamang ito sa isang banal na lugar. So, hindi siya pwede doon sa, sa mismong altar, hindi siya pwedeng kainin siya doon. So, sa chapter 7, ito na yung mga tuntunin tungkol doon sa mga handog na pambayad sa kasalanan. Ito, sinasabi ulit na ito ay sagrado. So, maaari lamang siyang kainin, ngunit sa lugar na banal lamang. Iisa ang tuntunin ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang mga paring gumaganap o ng paghahandog.
Yung handog pang kapayapaan. So marami siya, 'di ba? Ang daming different klase ng pagkakandog. So dapat 'to ma-remember nila every single thing na rules. Kasi almost pare-parehas naman siya minsan, pero hindi lahat. So kailangan talaga tandaan ito ng mga pari, ng mga paring Levita, na sila Aaron, tsaka yung kanyang angka, at yung mga tao din. Kailangan ma-memorize nila Aaron to. Syempre kasi sila yung magtuturo sa mga tao, diba, kung ano yung klase ng handog na kanilang dapat ialay. So ito nga, bilang pasasalamat, kung gusto mo magpasalamat, ang handog mo ay sasamahan mo ng tinapay na walang pampaasa at kakainin ito sa mismong araw lamang. Kung ayong handog naman is tungkol sa panata o kusang loob, maaaring may matira doon sa kinain mo kinabukasan. Pero kung umabot na siya sa third day, hindi na siya pwedeng kainin, dapat itong sunugin na lamang. Iniutos din ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong sila nasa ilang ng araw na ang mga Israelite ay utos ni Yahweh na maghandog sa kanya. Sa chapter 8, ito na yung pagtatalaga sa mga pare. Okay, tapos na tayo sa mga handog-handog. Natapos na siya. Ito na yung sa pagtatalaga ng mga pare. Actually, nabanggit ko na ito doon sa part ng Exodus, chapter 29, 1-37. Ulitin lang natin yung process para mas mapabilis tayo. Kasi if you remember, two episodes ago of the Bible Journal, nabanggit ko na po ito. Okay, so ang unang-unang gagawin nila is papaliguan ni Moises sila Aaron at ang kanyang pamilyang lalaki ayon sa ritual. Isusuot nila yung banal na kasuotan, papahiran ng langis ang toldang tipanan at lahat ng mga naroroon. Bubuhusan ng ulo ni Aaron ng langis upang ilaan na siya kay Yahweh. Ito na yung pinaka-sign na si Aaron na at ang kanyang pamilya ang magiging pare magpakailanman, ang lahi niya magpakailanman sa bayang Israel. Gayon din naman ang ginawa sa mga lalaking anak ni Aaron. So, kukuha sila ng toro at ito yung ipatong nila yung kanilang kamay sa ulo nito para ialay kay Yahweh. Tapos, 7 days sila mananatili dun sa lugar na yon. Habang hindi pa tapos yung pagtatalaga. Kasi yung pag-aalay na gagawin nila is parang ito yung mag-wash away ng kanilang kasalanan. So, after 7 days, they have to stay there para matiyak na malinis na talaga sila sa mga kasalanan. Ito na, yung sa chapter 9. Ito na yung handog ni Aaron. Sa 8th day, may mga pinagawa si Moises. Diba, tapos yung 7 days. So, sa 8th day, yung mga pinagawa na si Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa mga sabayang Israel upang maghanda sila dahil gusto na o papakita sa kanila si Yahweh. So ito na nga ginawa ni Aaron. Nag-prepare na siya. Ang lahat ng kanyang dapat gawin. Binasbasa niya yung mga tao. Tapos, paglabas ni Aaron at ni Moises, galing sila sa toldang tipanan. Paglabas nila is nakita ng lahat na nagniningning ang kaluwalhatian ni Yahweh. So, sa harapan niya, nagkaroon ng apoy na tumupok dun sa handog na susunugin. So, yun ang sign na nagpakita sa kanila si Yahweh. Pati yung taba na nasa altar na dapat ay kay Yahweh lamang nakapunta. Sa chapter 10, ito na. This is the last chapter for this episode. We will end very dramatic and very sad. Kasi ito na yung kasalanan na may ilawang kasalanan sila, Nadab at si Abihu. Si Nadab at si Abihu, sila yung mga anak ni Aaron na kabahagi sa pagiging pari ni Aaron din. Kasi meron silang intensyon na yung gawin yung kanilang responsibilidad, pero nagkamali sila sa isang bagay. The intentions, I think, were good naman, but they didn't follow what God has instructed them to do. Yung, kasi nga, di ba, very specific na si God dun sa instructions niya. I think, naging very specific si God sa instructions na to kasi para sundin nila, para malaman siguro ni God na susundin nila ako, dapat nila ako sundin, parang ganun. So, at that moment, they instantly died. So, explain ni Moises kung bakit nangyari ito sa kanila. So, ang nangyari, si Aaron, hindi siya nakaimik. Wala na siyang nasabi kasi nga naman, tama nga naman yung mga rules, diba? Tapos hindi nila sinunod. So, parang na-accept na ni Aaron na tama yung parusa nangyari sa kanyang mga anak. So, dalawa na lang yung titirang anak ni Aaron na natira. So, sinabi ni Moises,
sa dalawang pamangkin ni Aaron na tanggalin yung dalawang bangkay doon, ialis na sa lugar na yun. Tapos sinabi niya na huwag kayo, sabi niya kay Aaron tsaka ka doon sa dalawa niyang anak na si Eleazar at si Itamar na huwag sila magpupunit ng damit nila kasi ito yung sign ng pagluluksa. Huwag niyong gagawin ito kundi mamamatay kayo, yun ang sinabi ni Aaron sa kanila, ni Moises sa kanila. Pero maaari namang ipagtuksa ng buong bayan ang mga anak ni Aaron na ito, pero hindi ang kanilang pamilya. Ito na yung last part. Mga tuntunin tungkol sa pagkain ng mga pare. So yung mga pare, bawal silang uminom ng anumang inumin na nakalalasing while inside the totod ni Panan. Mabuti o masama, they should know because they are the ones who will teach the people. So every rule, every written rule and sinabi ni Moises, dapat ma-memorize nila ito, malaman nila ito, mabuti man o masama, para ituro nila sa mga tao kasi sila yung magiging guide ng mga tao kung ano ba yung dapat nilang gawin sa buhay nila habang nandoon sila sa Israel. And they can only eat the food that is offered to God in a sacred place. Yun. Ito na po yung last part ng episode natin today. Actually, medyo malungkot na yung huling part, diba? Kasi nga, pero na-feel ko naman yung ginawa ni Nadab na yun, tsaka ni Abihu. Siguro lang kasi talagang nakalimutan nila siguro, or I think naman they didn't intend na suwayin talaga si God. Pero yun nga, since ito nga yung utos, kailangan mo siyang sundin. So, may karapatang parusa ang mga bawat kasalanan. Thank you po ulit sa inyong lahat sa panonood sa atin sa bagong book po ulit ng Biblia. Nasa pang third book na po tayo, malapit na po tayo matapos sa unang part ng 5 books ng Bible. Tapos susunod na natin yung next mga kasaysayan naman. And thank you again for watching. God bless you. Bye.